So yun guys, update ko lang kayo. Itong mga Deckle Brown natin, nag-start na sila mag-drop ng egg. Bali parang this day, 10 na sa kanila ang nangitlog. Sana mag dire-diretso na. So yun. Bali, hindi ko pa na ready yung pugad nila. Hindi ko pa naayos uli. Tinanggal ko kasi yung mga laman gawa nga nung naiiputan lang nila. So ito yung mga nagdrop ng egg. Ayan. Doon sila umitlog sa may mga natirang dayami na slot. So ayan sila. Para sa Saturday, maglilinis na ulit tayo ng ating chicken coop. So nasa labas yung mga excess na dark mahogany natin na Rhode Island. Tapos nandun naman yung mga dominant CZ na mga additional layer natin. So yan sila, 70 heads. Hindi pa sila nakakain kasi pampurga yung laman ng inumin nila. Bastonero Plus. Schedule nila ng purga ngayong araw. So yun. Bali, ang itlog dito ay ito. Yan o, malalaki kagad ang dinrap nila. Para mga large egg kagad. So yan, parang may maglilay pa. Yan. Bali to, fake egg yan ha. Fake egg yan guys. Yan o, ang laki kagad o. So dito sa dulo, tingnan natin. Excuse me. So yun. Yan, meron din. Hindi sila makapag-range ngayon kasi umuulan. Although kusa naman silang sumisilong, kaso mas okay na yung mas safe sila na hindi sila nauulanan. So ayan, tahan natin yung ating dominant CZ. Ayan, bali, ayan, rambutan na natin guys. Hindi pa natin masimot-simot hanggang ngayon. So ayun, may excess natin guys sa kabila, mga dark mahogany natin na Rhode Island Red. So ito dominant black, dominant brown, dominant blue, 107. So nakuha natin to sa isang certified breeder sa Kabuyao, Laguna. Actually, taga Kalambalan tayo guys. Kalambalan, Laguna, location natin. Yan. Tama nga si
Dr. Erwin Cruz, na iba talaga kapag pinipili natin yung good genetics pagdating sa mga aalagaan natin manok. Kasi itong guys, napakatitibay talaga ng mga to. Actually, sinubukan ko lang siya 70 heads. Bali, ang mortality natin dito ay 2, which is kasalanan ko din. Medyo yung unang pinaglagyan kong brooder nila masikip, parang naipit yung 2. Pero hanggang sa lumaki sila, ayan o. Wala na naging mortality. Bali, 3 months old to sila, guys. Mga konti na lang siguro, konting taste na lang. Mga 2 months pa. Baka may mag-drop na ng egg sa kanila. Pero baka kung maganda yung programa natin sa kanila, especially yung feeding management, posibleng mapaaga yung pag-drop nila ng egg. Kasi doon sa napapanood nating mga videos saka mga article na nababasa natin, 4.5 months may nagda-drop ng egg ang superior F1 layer type na dominant CJ. Bali, F1 na to guys ha, hindi to ano, hindi ako certified breeder. Binili ko to F1 na sa isang certified breeder. So yun guys, medyo pabago-bago pa noon. Ayan, makulimlim na naman. Bilang mag-aalaga ng manok, parang nakaka-stress din. Kahit alam mong matitibay yung mga manok mo, parang hindi ka pa rin mapakali. Kasi sobrang init, sabay bubuhos ang ulan. Tapos napakasaglit lang. Sa awalan Diyos, wala namang sinisipon sa mga to guys. Ilang araw nag-uulan. Tapos ngayon mainit. Kanina umaga umulan saglit. Tayo sa kabila guys. Actually, madami pang i-develop dito sa area. Inuunti-unti lang namin kasi mabigat din sa bulsa. Yung mga breeder natin ng mga heritage chickens, mga Rhode Island, Black House Lorp, tsaka BPR, nandun sila pansamantala sa bahay, which is malapit lang naman dito. Mga 20 meters away lang. Gumawa ko ng pansamantalang bahay nila doon. Actually, magsisimula na rin kami gumawa ng breeding cage. Baka dito namin sila ilagay. Kasi dito sa part na to, yung kubo. Well, ilalagyan namin ng bakod pa yun, pagayan, para sa biosecurity din. Kaya doon namin ilalagay banda yung kubo dahil para pag may pumasok na bisita, makakapag-sanitize muna sila kung may gustong pumasyal dito sa ating manukan. So yan guys, yan yung mga yellow feet natin na dark mahogany. For sale din yan. Bali, 12 heads pa yan na sobra.
So may gusto, comment lang kayo. Para maibigay ko yung account ko, makapag-message kayo directly sa akin sa Messenger. So bali malawak pa to guys. Yung mga pabo natin, mga guinea fowl, mga pato, actually nandun siya guys. Nandun. Hiwa-hiwalay kasi yung cut ng lote dito guys, nandun. Nandun sa part na yon, sa may mga kahoy na bakod na yon. Nandun ang mga pabo. Iniwalay namin sila para for safety din. Itong mga tandang na to guys, nasa may 5 months, may 6 months. Ayan. Kung kailangan nyo ng ganador, PM nyo lang ako. Halos bumababa na lahat ng mga to. So, yun lang muna guys sa araw na to. Update ko na lang kayo uli sa mga possible changes dito sa farm, sa manuka natin. At huwag nyo sanang kalimutan mag-like and subscribe, syempre. Malaking bagay po yung tulong nyo sa pagsasubscribe. So yun lang guys, maraming salamat. Yun lang muna. Thank you. Alright.